Pumakalat ngayon ang isang Chinese text message na sinasabing may ibinebentang bakuna kontra COVID-19 ng isang clinic sa Makati. Nakatanggap din ito si Food and Drug Administration Director General Eric Domingo at agad niyang pinatranslate ang naturang mensahe. Some of my friends na marunong magbasa ng Chinese, ang sinasabi in-offer daw siya for 50,000 pesos per dose. Tapos dalawang doses no, ang binibigay. Napakamahal no, kasi talagang tinatarget ng WHO dito na cost ng bakuna is about $10 or 500 pesos bawat isa. Kung ano man itong in-attempt ibenta na ito, kung fake ito o kung saan man na ipostit ito, eh talagang pinagsasamantalahan ang mga tao at ang mga willing na magpabakuna ng untested no, or unregistered. Sa ginawang inspeksyon ng FDA kahapon sa Centuria Makati Medical, wala naman silang nakitang ibinebentang bakuna. Yung sa Centuria, wala naman kaming nakitang ano no, dahilan para pa-i-file sila ng kaso. Pero yung DOH I think is also investigating kasi maraming clinic doon. So tinitingnan lang to make sure na yung mga clinics na yon ay naggagawa sila ng nararapat lamang doon sa kanilang lisensya. Or kung may lisensya sila or wala. Una nang naglabas ng pahayag ang clinic at sinabing hindi sa kanila galing ang kumakalat na mensaheng nag-aalok ng COVID-19 vaccine. Paalala ng FDA sa publiko, wala pang naaprubahang COVID-19 vaccine sa ngayon. Huwag po kayong papatol sa ganito. Kami po ang mismo ang magsasabi sa publiko kung ano ang registered, kung ano ang allowed, kung anong form nito, kung anong itsura nito para sigurado sila. No? At tandaan po natin, mabibili lamang ang mga ito sa mga licensed din na mga outlet, mga pharmacy, mga butika na talaga pong may lisensya at maaaring magbenta ng ganitong produkto. Sa ngayon ay patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang source ng kumakalat na Chinese message. Babala ng FDA, mahaharap sa cease and desist order ang isang pasilidad, establishmento o clinic na nagbebenta ng hindi rehistradong bakuna. Maaari rin anyang maharap sa criminal case ang sinumang mapapatunayang sangkot sa illegal na gawaing ito. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.